Baga? Sad, may katanungan po si Abdul Karim Baron. Kilala mo siya. Ang tanong niya po, Ustad, Assalamu alaikum, Sheikh. Tanong ko lang, pwede bang dumalaw sa libing ng mga kamag-anak na kufur o kufar? Sabihin, may kamag-anak siya, Ustad. Kung pwede daw dumalaw sa libing o kaya sa lamay ng pamilya niya na hindi pa Muslim. Libingan siya, mamulag daw yung tanong. Hindi nga lang naman ako na kayo dyan. Hindi ba? Kasahin ko ha. Hindi. Pag sinabi, libingan. Dumalaw. Libing. Dumalaw sa libing. Libing. Ng mga kamag-anak. Mga anak mo na. Pag sinabi, sa Tagalog, pag sinabi yung libing, anong ibig sabihin? Hindi, yung pagpunta ng ano sa cemeteryo. Libing. Iba yung libing. Libing yung taong pupunta sa libingan. Parang makaipaglibing. Makaipaglibing. Kasi so, janasa yun. Parang ganun. Hindi. Iba yung... Pero pagkaunawa ko, Justin. Kasi ang tanong kasi... Pagkaunawa ko dito, parang kasama na yun sa lamay, ganun. Ganito na lang. Lahat na lang sagutin natin. No, sure. Either ano ang hatol o batas sa pakikipaglibing. O bago pakikipaglibing, lamay muna. Muna. Pakikipaglibing hanggang sa libingan. Ano, masaya ka na? Yun na yun? Ano bang unahin mo? Lamay muna. So, regarding sa lamay kasi, pag sa ano kasi, ano ang ibig sabihin ng lamay? Sige nga ipaliwan kasi mga Tagalog naman kayo eh. Lamay, yung ano, mag-stay ka doon sa, ano, stay ka doon sa, namatayan. Tapos, makikipag, ano ka. Hindi, pag sinabing lamay, hindi nga doon yung bibilang ng... Kasi yan, ay pagpuyat ang ano eh, kaya lamay. Pag sinabing lamay, hindi naman kasi, palayo na sabi. Pag sinabing lamay, lalo sa amin sa Laguna, bibilang siya ng pinakamataas na yun, mga 5 days. Ganun. Ibig sabihin ng lamay, usually, isang may pamilya pang inaantay, o kaya wala namang inaantay na pamilya. Ang purpose nila, kalimitan, yung inutang nila na pambayad sa ataol, pag may nag-abuloy, doon nila kukunin. Ay yung tinatawag na lamay, may pakain, mayroong pakapir, baraha, may sugal, nandun lahat yung kasalanan, may alak. Kumbaga, yan ang definition ng lamay pang kalahatan. Ang alam ko kasi pag lamay, yun ba, pakikipagdalamhati, di ba? Pakikilungkot. Nakapakikipagdalang, pakikidamay. Nadamay mo yung... No. So, ibig sabihin siguro, depende kung ba paano ilarawan ang kahulugan ng lamay. No, kung sa according sa definition mo, o definition o kagaya ng definition mo, lamay, hindi pwede talaga yun. Hindi naman tayo pwede pumunta nung para magsugal. No? Hindi naman tayo pwede yun para sabihin natin, no, kumbaga ano man yung gawin doon na labag sa batas ng Sharia, bawal talaga yun. Kung may mga ritual man sila na may kaugnayan sa kanilang pananampalataya, bawal talaga yun. Pero kung pupunta ka lang para damayan, o nakikiramay ka, kumbaga, sa Arabic, yun ang taziyah. At ang taziyah, walang problema. Yung bang nakikiramay, especially sa mga kamag-anak mo, at maging sa mga kaibigan mo, dinadamayan mo yung mga buhay na nalungkot sila sa kanilang pagpapalo ng kanilang mahal sa buhay. Okay, nakikisimpatya ka, yan lang problema doon. So long na you know your boundaries, your limitations. Okay, yun ang una. Pangalawa, doon sa pakipaglibing. Now, regarding sa pakipaglibing, pwedeng hindi, pwedeng pwede. Mayroong pwedeng
pagkakato na hindi pwede talaga. At may mga pagkakataon na hindi pwede. Sabi ng ating mga scholar, pwede lamang ito kung sa malapit ng kamag-anak mo. Pero kapag hindi, huwag mong gawin yun. Okay? Anong dalil? Hadith ni Ali radiyallahu anhu, na si Ali radiyallahu anhu, na kung saan ay pinayagan ni Propeta ng Islam, namatay si Abu Talib. Namatay. Sa Propeta ng Islam, hindi siya dumalo sa hindi siya nakipagluding. Huwag mo sa pinayagan na si Ali. Okay, si Ali bin Abi Talib, yung anak ni Abu Talib. Si Ali, kailan si Ali? Kailan mo? Ali. So yun yung pwede yun, pag malapit sa kamag-anak. Pero pag hindi, kasi anong silbi? Diba? Anong, I mean, anong faida? Okay, yan ang pangalan. Pangatlo, pagdalo sa libingan. Pagdalo sa libingan ng, or ito yung bawat ano ha, yung pagpagliging doon sa mga non-Muslim. Nawa? Lahat dito sa mga non-Muslim. Regarding sa tinatawag na pagbisita sa libingan ng hindi Muslim, especially mga kamag-anak, pamilya, basically pwede yun. Pwede mong gawin yun kung ang layunin mo is ibra. Ibig sabihin, magpapaalala sa iyo sa kamatayan. Yan ang yan yung objective noon. Hindi sa ibang bagay. Kundi magpaalala sa iyo sa tinatawag na kamatayan. You know? Dahil ang paglalo sa libingan ng kamatayan ay nagpapaalala sa kamatayan. Anong patunay? Ito sa napakaraming patunay mula sa hadith ni Abu Huraira radhiyallahu anhu. Natatagpuan yan sa Sahih Muslim, sa Abu Dawud, Sunan Sahih, na si Sinabi Abu Huraira radhiyallahu anhu, Zara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang Propeta sallam ay bumisita, no? Kabra ummihi, sa libingan ng kanyang nanay. Nako. Huwag ka magsimulang mag-aala. Nagsasalita pa. Okay. Nakikinig ka? Pakinig ka. Kasi non-Muslim ka, non-Muslim yung kapag-anak mo. Okay? So, ang Propeta Muhammad sallam ay bumisita, binisita niya ang kanyang libingan ng kanyang nanay. Ang nanay niya naman hindi Muslim. Okay? Pabaka waab ka man kaula. Dahil dito umiyak ang Propeta sallam at yung pag-iyak ng Propeta sallam ay pinaiyak na yung kanyang mga kasamahan na pati na sa paligid. Hindi no, ang Propeta sallam hindi umiyak ng ganun. Nung maliba lamang nung naalala niya ang kanyang ina. Alam natin kung subhanallah, kung meron mang ano, meron mang tao na labis sa pagdadalamhati sa kumpara ng kanyang mahal sa buhay, walang katulad kay Propeta sallam subhanallah. Pakala sabi niya, istadantu rabbi fi an astaghfira laha. Ako ay humingi ng kapahindulutan sa aking Panginoon na humingi ng kapatawaran. Ingan siya ng kapatawaran. Ingan ng kapatawaran. Humingi ng kapatawaran para sa kanya. Alam mo yun? Parang sinabi na, Ya Rabbi, pahintulutan mo ako na humingi ako ng kapatawaran. Kapatawarin mo ang aming ina. Falam yu adhali. Falam yu adhali. Subalit, hindi ako pinayagan ng aking Panginoon. At ang patunay na hindi tayo pwedeng humingi ng kapatawaran para sa ating sino mang mahal natin sa buhay, Muslim, na hindi Muslim, buhay man o patay. Basta adanto fi an azura kabra, paadin na rin. Subalit, nung nagpaalam ako na bisitahin ang kanyang libingan, ako'y pinahintulutan. Okay? Pinahintulutan. Pazuru ha, kaya sabi niya, pazuru kabur, kaya bisitahin niyo ang mga libingan, pain na to that girl now. Dahil ang pagbisita sa libingan ay nagpapaalala sa kamatay. Okay? Gayun din, mayroong isang sarili sa hadith na sinabi ni Abu ni Buraida, sabi niya, kung naman ang Bisala Salam, that time ay kasama namin ang Propeta Muhammad Salam bisafar sa isang paglalakbay. Sa ibang narration, Ghazwatul Fath, nung ano na, nung binuksan na yung Makkah, kinonfer na yung Makkah. Okay? Pala sila binawan ng mga karibong al-Farakim. Tapos ang kasama na is thousands na mga horsemen. Okay?
pasal nag-aarang katayin at nagsalas ng dalawang rakaat, makbalaray na, biwajiwaay na, tadrifan. So pagkatapos sumarap sa amin si Professor lang, abang abang kumapatak yung kanyang mga luha sa kanyang dalawang mata. Tama pa. Pagkatapos, makama ilahi ang Umar bin Khattab. Si Umar bin Khattab ay tumayo. Okay? Fadahu bin Musa. Tapos sabi niya, kulo, oh. Kaya sabi niya, ya Rasulullah, malag, sabi, anong nangyari sa iyo, propeta ng ako? Bakit ka umiyak? Bakit ka humagulgul? Kala inisal to Rabbi as well, siyempre, istighfar ili umi. Okay, falam ya dali. Kaya tunay na ako humihingi sa Allah, napahintulutan na humingi ng kapatawaran para sa aking ina, subalit hindi ako pinatawa. Hindi ako binigyan ng pahintulot. Mufadama at aynay rahmatan laha minan nar. Noong ako hindi pinahintulutan ng aking Panginoon o humingi ng kapatawaran para sa kanya, tumagaktak yung luha ko bilang habang para sa kanya mula sa impyerno ng apoy. Ibig sabihin, propeta na mismo yan, pero wala siyang authority na iahon ang sino man na mahal sa buhay na mula sa impyerno ng apoy. Propeta na nga yan, ha? Subhanallah. Basta dyan to Rabbi, tiziyar at yan. Subalit ako inuhumingi ako ng papahintulot sa aking Panginoon, nabisitahin siya, doon pa lang niya ako pinahintulutan. Kung punto na hayto kong siya, dahil noon, pinagbawalan ko kayo noon na bumisita sa kubur, sa mga libingan, okay, pazuro nga, ngayon, bumisita na kayo. So, dati pala yan, pinagbawal. Tapos inabrogate niya. Okay? Na ngayon, pwede na kayong tatawag na naman. Okay? So, kung sa ganun ay ang pagbisita, ay nakakabuti para sa iyo. Diba? Subhanallah. So, yun mga kapatid. At of course, may mga itikita tayo kapag bumisita sa libingan, lalo pa sa mga non-Muslim. Una, huwag tayo magsalam sa kanila. Pangalawa, huwag tayo humingi ng anumang kapatawaran o kabutihan para sa kanila. Kasi wala na, tapos na eh. Wala nang pakinabang ba? Same time, pinabawalan tayo directly. Ang propeta at maging mananampalataya na sa banal na Quran yan. Pangatlo ay ipahayag sa kanila impyerno ng apoy. Na sila ay kabilang sa tanatawang manahan ng impyerno ng apoy. So long na namatay ng tiyak na sila ay namatay na hindi Muslim. At yan ay isa sa mga hadith ng Prophet sallam na inutusan tayo na pagwasa tayo bumisita sa mga libingan ng hindi mga Muslim ay ipahayag sa kanila sa impyerno ng apoy. Okay? So yun yung mga etiketa, mga kapatid. So ulitin ko, pwede na ang layunin ay pag-alaala sa kamatayan. Okay, hindi para kung ano sa lumang bagay. You know? So, inshallah, hopefully, meron tayong pinapang. Wala question. Ay, kalap ka pa? Alam, hindi ka nakikinig. Kasi, di ba, usually, minsan sa Pilipinas, marami diyang mga pag-usad na, kore, alamang pangalan ng mga ano yan. Ibang may mga jagingan, di mga pag sila. Pero libingan yun, Ustad. Ano kang purpose mo dyan eh, magjajaging ka lang, pero may libingan yun. Ano? Ang purpose mo dyan, magjajaging ka lang. Pero ano siya, libingan siya. Magjaging ka lang, pero huwag lang magsalam sa kanila. Parang dadaan ka lang. I mean, you're there for jogging, not for anything else. Nagkatao lang nandoon yung mga libingan. Di, alam mo talaga, talagang libingan talaga yun. Kung alam mo na mga libingan, nagjogging ka lang naman doon, alam mo. Hindi naman ibig sabihin, hindi naman, unang-unang, basically, hindi ka naman pupunta para bisita. O kundi para jumag-jogging. Ano problema doon? Hindi naman alam malubin niya, lahat ng bagay na ayon sa layo ng tao. Kasi di ba, nabanggit niya, sabi mo, ang pagpunta sa libingan, kapag-bisita, ay pag-aalala sa, inaalahanin mo yung kabilang buhay, di ba? Paano kung pagpunta mo din yung layunin mo, yung mag-jogging ka lang? Ayun, hindi mo naiintindihan. Ang sabi ko sa iyo doon, pagpunta ka doon, mayroon kang layunin na bumisita sa libingan. Pero ang pag-bisita doon, ang layunin mo, ay magpaalala sa kamatayan, hindi sa iba, magpaalala. Kaya kung mag-jogging ka, wala namang problema mag-jogging ka doon kasi hindi naman yun layunin ng pag-bisita sa libingan, kundi pag-jogging. Ayun, okay ba? So, i-separate yun. You know? Hindi ka bibisita akong libingan para mag-jogging. Meron pang ganun na bibisita sa libingan para mag-jogging. Kasi, wala namang ganun. Kasi, ano? Pupunta ka doon, mag-jogging. Pero walang layunin na bisita sa libingan. Huwag mong imikos-mikos kasi. Kasi, minsan ka nalilito ang mga tao kasi imikos-mikos nila yung tinatawag na ano. Okay, clarification din yung sa'yo kasi... Ah, okay. Ano diba? Alhamdulillah. Oo. Kasi, actually, sa makakapunod na video na yan,
alam ko na talagang hindi na nalalaman yung ganun bagay. So, hindi naman galit na. Hindi po. Papaluhan na. Ano lang lang. Kasi yan ang maganda, masaya, alhamdulillah. Okay na. Walang kaluak. Okay, alhamdulillah. Isa ka lang. Baka pupunta kayo din sa living para mag-hit. Iba yun ang lugar na mag-hit. Gumawa ng mga lagro. At the same time na ito pa, huwag natin na kahit pa na mga non-Muslim na kalibing doon, hindi pwede na apakan. Okay. Hindi pwede tinatawag na apakan. Kasi yan ay paghamak, no, sa mga yumao. It doesn't mean na non-Muslim yung nandoon, hamakin mo. Pinagbawa, bilang pangkalahat ang pagbabawa. Kasi ganyan sa atin, as usually ng mga libingan, ganyan na sa atin eh. Ginagawa ng park talaga. Oh, may higaan. Merong bahay nga, di ba? Diba, araw ng mga patay, pero hindi nilalaan lang kamatayan. Mayroon silang mga araw ng patay, pero nagsislibrit naman sila doon. Gumagawa ng mga milagro, nagbabaraha, at kung ano-ano pa, nagdi-date, di ba? Gumagawa ng mga... Hindi na kasalanan. Wala talaga. Kaya nga, mag-isip-isip yung mga non-Muslim, napakaganda po sa Islam, kung batid nyo lamang. At kapag kayo ay ginabayan ng matanda na kayo, sa kanyo lang ma-realize na sasabihin na sana doon pa ako ginabayan. Subhanallah. Kaya hopefully ay makarating sa iyo ito. At ito ay magbigay ng paalala sa iyo. At the same time ay maging daan para ikay gabayan. So Allah wa nabisa. Especially sa pamilya natin. Yes, inshallah. Yan. Di ba yung nanay mo born again? So, ano ka? Pag natin mag-usapan na ng nanay, baka mag-iyakan tayo. Tinan mo. Bakit ang pupuya siya ng nanay mismo niya nagabayan? Ayaw pa kaya? Di ba? Ayaw pa kaya, subhanallah. Kahit anong gawin natin kung ayaw talaga ng Allah. So, ang mahalaga, ginagawa natin kung ano yung dapat. Then, nasa kamay ang gabay, nasa Allah ang gabay. Wala sa atin. Di ba? Bagus, bawal tayong sobrang magpakita ng kalungkutan sa kanila. Wala tahzan alayhim. Sabi niyo, di ba? Nalulungkot ka dahil sa... Pinila nila yun. Di ba? Meron, binigyan sila ng tanato na kalayaan na mag-isip, kalayaan mag-desisyon, yan ang pinili nila. So, ano magagawa mo? So, ang mahalaga, yung ating, ang rules natin. Ang rules natin ay, ituro sa kanilang tama. Di ba? Hindi, kung ayaw mo din, nakum din akong malilya din. Pananampalataya mo sa inyo, pananampalataya mo sa amin. Kung ngayon lamang natin, magkamag-anak, kung ngayon lamang natin, ay, inananay ka, magulang katanak ko dito sa dunya. Sa kabilang buhay, walang kakamag-anak-anak doon. Ang tunay na magkakabatid ay magkakapalit sa pananampalataya. Okay, yun ay sa paraiso siya. Allahumma amin. Allahumma amin. Hallelujah. Okay, Allahumma amin. Surah kabihamdi asyadallah. Inhalil isa gawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.